Radio 94.3 Music for More would like to welcome everybody who's watching today dito po sa ating Ramadan Special sa QaBayan Radio. My name is Chloe and perhaps nabanggit na po natin yan before sa radio that in the holy and blessed month of Ramadan, we will be bringing you a Ramadan Special. And ang objective nito mga QaBayan is of course to help you understand and give you more information about Ramadan. At ano nga ba talaga ang Ramadan? And in the observance of this holy month, anong maari nating gawin? At kung ano yung mga pwede nating iwasan gawin ngayong buwan na ito. And so with us today, in this very casual conversation and interview, we've got a very special guest. He is an Islamic law graduate from the most prominent Islamic school in the Philippines. Yan po ang Al-Marif. Please help me welcome, siya po ay isang ustad or yung tinatawag nating ministro. He is a brother Yusuf Villarin. Hi brother, how are you today? Hello, alhamdulillah, ibig sabihin ay pagpapuri at pasasalamat sa Allah. Mabuti naman. Okay, alhamdulillah. Yes. Did I say it right? Tama pa? Yes, tama ba, brother? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay. There you go. So, you know what, Brother Yusuf, we're very happy that you took time out from your busy schedule because we know Ramadan is it's one of those months that you will be busier than ever. Yes, and definitely. So we're happy that you're joining us today for this Ramadan special at QaBayan Radio. So, simulan natin. Okay. It's my pleasure. So we have a few questions. In fact, we will have several episodes and this is the first of the episodes that we will be bringing or we will be sharing with everybody to our listeners right here at QaBayan Radio. Una-una, let's enlighten yung mga, sabihin na lang natin na non-Muslim brothers and sisters natin. What is Ramadan, Brother Yusuf? Ramadan, ito ay, una sa lahat, ito ay pinaka ninth month of Arabic calendar. So, Ramadan, siya ay pinangalan ng Ramadan dahil sa noong unang panahon ay yung pinaka ninth month, doon nagsisimula yung init sa Arabian Peninsula. Okay dito sa Middle East. So, before, dahil sa sobrang init ng ganitong mga seasons, ninth month nga, at sobrang init, yung mga bato na nilalakaran ng mga Arabo, tinatawag nilang Ramad. Ramad. Okay. Dahil sa sobrang init nito, at yun nga, dahil sa season na rin na yun, doon pinangalan yung salitang Ramadan. Okay, yung buwan ng Ramadan. At sa Ramadan, as we know, dito nagpa-fasting yung mga kapatid nating mga kamusliman. Yes. So, yun ang pinaka-definition ng Ramadan, actually. That's a very good history. Yes. I'm learning as we go as well because coming to the Middle East, working as an OFW, I have to confess na ang aking knowledge of Ramadan is kung ano yung naabutan ko dito. Mm-hmm. And I think this is a great opportunity to learn more about Ramadan. And of course, we started with that piece of information. Yes. Now, this is in the observance of the holy month of Ramadan, we want to be respectful of the practices and of course the culture as well. Mm-hmm. Can you give us yung do's and don'ts Okay. Na pwede nating ibigay as reminders sa ating mga listeners? So first, na alam naman natin na bawal yung sa Ramadan, in observance of Ramadan, bawal yung pagkain, inumin, okay? Kahit lantaran man yan or hayagan, talagang hindi kakain at iinom. Yung may faithful na Muslim, ha? Yes. Faithful na Muslim. At aside from those things, meron din, bawal yung sexual relationship sa inyong mga asawa. Okay? Yes. Sa inyong mga asawa, ha? Dahil talagang bawal naman sa Islam yung premarital relations. So, kahit binata man yan or dalaga, kahit high school man, or basta sa kanilang puberty stage, kung gusto nila mag-asawa, mag-asawa sila. So, in Islamic law, sa Ramadan, tuwing Ramadan, bawal yan. Yung tatlo na yan. Pagkain, inumin, pag-inom, at yung kanilang sexual, yes. Yeah. And these are the basic. Basic. Pero, other than that, those things na bawal din syempre yung pakipag-away. Mm-hmm. Okay? As per the statement of Prophet Muhammad Sallam, mm-hmm. Okay? We as Muslims, also, we respect
the statements of our beloved Prophet Muhammad, yes, peace be with him. Okay, so si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or ibig sabihin ay sumpa kanya ng kapayapaan, yes, peace be with him, nagsabi siya na sino man yung nagpa-fasting, mm-hmm, sa tuwing buwan ng Ramadan, sino man yung nagpa-fasting daw at hindi niya iiwan yung mga masamang salita, mm-hmm, masamang mga gawa. Okay, kasama doon sa masamang salita yung mga malasong salita, yes, or anumang mga or pagmumura, okay, ay hindi kailangan sa kanya ng Allah, yes, yung pag-iwan niya sa pagkain at inumin. So ibig sabihin ay hindi lang pagkain or inumin yung iiwanan ng isang Muslim. Okay, dapat dito na sa lalo sa buwan ng Ramadan, hindi na sa buwan ng Ramadan actually, pero sa buwan ng Ramadan especially kailangan iwan ng isang Muslim, okay, ang pagsasalita ng masama at paggawa ng masama. So hindi lang sa actions pati sa thoughts. Yes. Yeah. At mayroon pang sinabi ng Propeta Muhammad sa mga kanya ng kapayapaan kung siya ay nabubuhay pa, kung sino man daw yung nagpa-fasting at siya ay hinahamon ng away ng kanyang kapwa. Paano na yun? Yes, sasabihin niya dapat. Okay? As per statement of Prophet Muhammad sallam, ha, mm-hmm, sinabi talaga niya in Arabic, mm-hmm, na kapag sino man sa inyo ang yayain or hinamon ng away, mm-hmm, ay sabihin niya, ako ay nagpa-fasting. So dito sa buwan ng Ramadan, talagang kumbaga inanyayahan yung mga kamusliman sa kapayapaan, right, at lalong-lalo na sa kanyang matinding connection sa tagapaglika. Dapat ay kumbaga iwasan niya yung mga masamang salita, masamang gawa. Okay, anumang mga uri ng masamang salita o anumang uri ng masamang gawa, yan. Right. Okay, bukod pa dun sa basic na tatlo, yung, yes, sinabi natin kanina. Yes. Okay, so yun yung mga pinagbabawal din. At syempre, sa buwan ng Ramadan, pinag-uutos din. Okay, dun na tayo sa do's, di ba? Yes. Pinag-uutos din yung pagsasadaka. Ibig sabihin ng sadaka, pag-charity, mm-hmm, pagkakawang gawa. So dito, makikita mo yung mga Muslim, isa sa mga pillar ng Islam kasi, mm-hmm, yung tinatawag na charity or, right, zakah. Dahil sa blessed month siya ng Ramadan, mm-hmm, gusto nila mas more rewards mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito sila na magbibigay ng kanilang charity. At, kumbaga, nasa sa kanila yon kung kanina lang ibibigay. Mm-hmm. Pero, most preferably, ibibigay sa mga mahihirap na, okay, mga mamamayan. Sa ano to? Sa ating mga less fortunate, yes, na tinatawag natin. So, kung ikaw naman ay mahirap, kung ikaw naman ay wala din kakayang magbigay, ikaw pa yung dapat pagbigyan. Oo. Walang sapilitan sa Islam na kunyari mayaman or mahirap, dapat magbigay ng kanilang zakah or charity. Right. Dapat yung magbibigay lang ay yung may mga mayaman. Yung may capacity. Okay. Meron din yung specific na measurement. Mm-hmm. Okay. Pero, syempre, ibang mga ano na yun. Further discussion, yes, yun. Further discussion. Maraming ano yun. Sobrang lalim nun. Okay? So, yun yung mga, isa pa sa mga those dito sa Ramadan. At isa pa, dito sa buwan ng Ramadan, hinihikayat yung pagbabasa ng Quran. Kaya makikita mo, kung sakaling mabisita kayo sa mga mosque or sa mga masjid, mm-hmm, ay marami dyan na nakaupo at talagang tinatapos nila. Okay. Tinatapos nila yung pagbabasa ng banal na Quran. Mm-hmm. Okay? So, alam naman natin na ang Quran ay ito yung pinaka-holy book ng mga Muslim. Mm-hmm. So, pinapaniwalaan talaga namin na ito ay salita ng tagapaglikha. Hindi siya na bago. Hindi siya na... wala kang makita na anumang kumbaga, pagkakaiba sa Quran dito sa Middle East, sa Quran, mm-hmm, sa Pilipinas. Yes. Okay? So, pinapanatili sa Islam yung pagiging pure ng Quran. So dito ay sa buwan ng Ramadan ay kumbaga dito nila laging binabasa yung banal na Quran at sinasamantala dahil sa Quran para kang kinakausap ng tagapaglikha ng Allah. Yeah. Okay, so dito yung mga batas ng Islam, dito yung mga rewards sa araw ng paghukom, mm-hmm, dito yung mga iba't ibang punishment naman kapag ginawa mo yung specific na sin. Mm-hmm. Okay? So dito nila kumbaga pinaponder ng mga Muslims yung mga salita ng tagapaglikha. Okay, so yun yung mga preferably ng mga actions na dapat gawin ng mga Muslims sa buwan ng Ramadan, especially this season, yes, this month of blessed month of Ramadan. So bukod pa doon sa pagbabasa ng Quran, sa pagbibigay ng charity,
hinihikayat din yung mga Muslim na kumbaga makipag-ayos sa kanilang mga kumbaga nakaalitan na mga kapwa. So hindi lang patience, tolerance, ito na parang reconciliation yes. Tinatawag. Yes. Siyempre, ang Islam, mula sa root word na salam or peace, tinuturo talaga dito yung kapayapaan. So, lalo-lalo sa buwan ng Ramadan, talagang pinagbabawal talaga yung pakipag-away, yung pagkakaroon ng arguments. Okay? So, dito makikita mo, kahit gutom, kasi natural sa tao eh, kapag ka gutom, mainitin ang ulo niyan. Oo, tinawagan natin sa English, hangry. Yes. Di ba, it's a combination na medyo ano ka na upset ka na tapos gutom yes, ka gutom pa. Ka pa. So medyo madaling iinit yung ulo mo. Kaya dito talagang sobrang testing. Yeah. Dito sa buwan ng Ramadan, hindi lang siya as in blessed month na alam natin, ito ay talagang training ground. Yes, it is. Training ground siya na, para sa mga Muslim para magkaroon sila ng kumbaga self-control. Mm-hmm. Okay? So isa sa mga tinitrain sa kanila ay makipag-ayos din sa kanilang kapwa. Yeah. Okay? Sabi pa nga ng Propeta Muhammad sa makanya ng kapayapaan nung siya ay nabubuhay pa, sabi niya, ang sa dalawang tao na nagkakaalitan, kung sino man yung unang humingi ng kapatawaran sa kanyang kapwa, okay, yung sino mang humingi ng sorry, okay, syempre taos puso din, at pakumbaba, yes. Siya yung mas malaki yung reward kesa dun sa tao na nagmamalaki. Ayun. Okay, so yeah. Dito sa buwan ng Ramadan, ay hindi lang sa connection mo sa tagapaglika pinapalakas, okay? Hindi lamang yung connection mo sa tagapaglika, pagbasa ng Quran, pinaponder mo yung mga salita ng tagapaglika right. Ng Allah sa banal na Quran, okay? Hindi lang sa kumbaga sadaka, kundi sa yung mga nakaalitan. Kasi mahirap yun actually. Yung interpersonal relationship mo nga naman, na parang yes. You have to set aside your differences. Yes. And ano yung pinakamagandang approach dyan, Brother Yusuf, since you've already, ito na, na-touch base na natin, yung reconciliation. Mm-hmm. Ano yung, kasi sabi mo nga, mahirap eh. No. Ano yung pinakamagandang approach na masasabi mo that you would recommend para magawa itong act na to, especially this blessed month of Ramadan? I would recommend na unang-una sa lahat, yung pinakadahilan naman kung bakit nagkakaroon ng argument or hindi pagkakaroon sa both parties ay dahil sa kanilang una sa lahat pride. Yun. So kapag binaba mo yung pride. Pag binaba mo yung pride na yan, okay? Pag binaba mo yung pride na yan, i-low mo yung sarili mo at isipin mo na nagkakamali din yung tao, yung kapwa. Okay? Sabihin natin siya na yung nagkamali talaga, okay? Siya yung nakagawa sa iyo ng masama. Pero kung isipin mo na lang lagi ay magpakababa ka at nagkakamali din naman siya. At kung gusto mo ring mapatawad ka ng tagapaglikha sa araw ng paghukom, di ba? Tayo lagi tayong nagkakasala sa tagapaglikha sa Allah. Lagi tayong nagkakasala. Alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Okay? Tapos ngayon, darating isang tao sa harap mo, nagkasala sa'yo. Hindi mo magawang mapatawad. Di ba? Buti pa ang tagapaglikha, napapatawad ka. Eh, ikaw, dahil sa pride mo, ay hindi, mas mainam ako sa kanya. Siya yung nakagawa ng masama sa akin talaga. Ibaba mo yung pride mo. And that's the start na magkaka-reconciliation kayo. Yeah. So these are the do's and don'ts. Kung kayo po ay nakikinig ngayon sa radyo, because our conversation today, this interview with Brother Yusuf Villarin, he is our ministro for today. And he's of course sharing his knowledge about this season, this blessed month of Ramadan. And this is in line with our Ramadan special. We're all learning here today, and we're bringing you this interview on social media, by the way. Ito po ay nakapost ating Facebook, Twitter, and Instagram. We're going to be sharing it with our listeners. Whether you're a non-Muslim or you're, of course, observing this holy month, we're all learning here together. And this same interview will also be aired on the FM band, right? Yeah, so 94.3 on QaBayan Radio. So just to keep you up to date, what we're doing here, Brother Yusuf has already given us yung do's and don'ts para sa month of Ramadan. Yeah, whether you're observing or you're of course a Muslim, a brother or sister. So let's move on to our next point here, Brother Yusuf. Ano yung significance ng fasting? Kasi nabanggit na natin yan kanina. Sabi mo nga, ang pagfa-fast ng ganito katagal, you say, tama ba ako when I say a month or 40 days? Let's say 40 days. Mga 40 days, ganyan, give or take. Sabi mo nga parang training ground na to sa isang
sa isang Muslim, no? What is the significance aside from the fact na test nga ito ng iyong character, ng iyong paniniwala? What else is significant about this act of fasting? So, una sa lahat, yung pagfa-fasting, medically speaking, ito ay nakakatulong, di ba? Sa yes. atin. Yes. Hindi yes. naman lagi na lamon ka lang ng lamon, di ba? Actually, sa pagkain, sa paglamon mo, diyan ka pa nagkakasakit eh, actually. Oh, yung hindi mo, you okay. don't watch what you eat. Yes. Oh. So, yan yung sa medical side. Pero, in spiritual side, sa yung personal side naman, nag-decrease yung fasting helps mm-hmm. you to decrease your desire, actually. Mm-hmm. Dahil sa katulad yan, for example, gustong-gusto mo yung pagkain, yeah. pero dahil sa fasting, kailangan mong maghintay ng yes. Pagkabi. Parang mind okay? over matter talaga. Yes, to, no? talaga. So, kailangan mo yung basic needs mo yun, ha? Oh. Nandun tayo sa basic needs mo. Gutom ka na, bakit di mo kakainin? Yes. So, kumbaga, nauuhaw ka na rin. Bakit di mo inumin? So, nagko-control yung sarili mo. Kailangan mong maghintay. Kailangan magkaroon ka ng patience. Yes. So, yun yung pinaka-training. Yun yung pinaka-training. Tulad ng sinabi natin kanina, ito ay training ground. Itong buwan ng Ramadan, blessed month of Ramadan, tinuturuan yung mga Muslim na kontrolin ang kanilang desire. Kasi katotohanan, yung ating desire, ito yung nagtutulak sa atin gumawa ng masama. Yan ay nakalagay din sa banal na Quran. Na ang tao, tinuturuan siya na gumawa ng yung kanyang sarili, doon nagmumula yung kumbaga paggawa ng kasamaan. Yes. So para makontrol mo yung sarili mo, para hindi ka makagawa ng kasalanan sa harap ng tagapaglikha, okay, itong buwan ng Ramadan makakatulong. Okay, kung dito sa buwan ng Ramadan kinokontrol ng isang Muslim yung bagay na halal naman sa kanya or pwede sa kanya actually. Yes. Tulad ng tubig. Yes. Tubig. It's a halal. Basic need. Yes, yeah. Halal siya. Pag sinabi natin halal, pwede siyang inumin ng isang Muslim. Yes. Okay, or isda, pwede rin siyang kainin ng isang Muslim. Yeah. Okay? So, kung ikaw sa buwan ng Ramadan, kinontrol mo yung sarili mo na huwag kakain, huwag iinom ng halal, mas lalo na pagdating, pagka tapos na yung buwan ng Ramadan, ikaw naman matututo ka na kontrolin yung sarili mo mula sa bagay na paggawa ng haram o pinagbabawal. Yun. Okay? Kung sa buwan ng Ramadan, kinontrol ko yung sarili ko mula sa pag-inom ng tubig, eh halal naman yun. Mm-hmm. Sa buwan ng Ramadan, after ng buwan ng Ramadan, bawal sa Islam yung alak. Mm-hmm. Eh di, nung buwan ng Ramadan nga, kinontrol nagawa ko mo eh. Eh halal yun. Correct. Pwede yun, yung tubig. Mas lalo na ngayon, sa after ng Ramadan, bawal yung pagkain na yan mm-hmm. sa amin, kukontrolin ko yung sarili ko. Yeah. So, ganun yung pinaka, kumbaga, significance ng fasting. Yes. Nakukontrol niya yung one's desire. Yes. So we're learning here today, and again, thank you, Brother Yusuf Villarin. Siya po ay Islamic law graduate from the most prominent Islamic school in the Philippines. I like to say this kasi very credible lang aking special guest today from Al Maarif in the Philippines. So this is our Ramadan special. You're listening or perhaps watching on social media. This is in line with bringing you more information and of course educating our listeners about the holy month of Ramadan. So we're going to wrap up this episode and we'll give you more. Diyan lamang po kayo, huwag po kayo alis.